Okay, bro, good morning. Morning din po. Kayo yung tumawag sa opisina ko kahapon? Opo. Mga anong oras kayo nahuli? Mga bandang ano po, alas 3 po. Mga ganun po. Mga ng hapon? Opo. Ang anong humuli sa inyo, police o enforcer? Police po. Mga police po. Police. May nakilala kayong police, yung may pangalan? Imperial po. Dito nakalala. Imperial? Opo. Mga ilan kayo na nahuli? Marami, marami daw kayo? Opo, sir. Kasi medyo may 12 po kami, sir. Kaso nga lang po yung iba nagsaya. Mga 12? Opo. Ang tanong ko sa inyo, na kasi ako, hindi ako mahilig sa kwento. Opo. Gusto ko, yung validated yung info. Opo. Ang sabi sa akin ng staff, hindi kayo tinikita ng pulis, tama? Opo. Opo. Kung hindi kayo tinikitan at sinasabing kayo ay may paglabag, kinuha ang inyong lisensya at ORCR, hindi? Kinuha po. Kasi itong mga tanong ko, base doon sa feedback ng aking staff, okay? Nung kinuha ang inyong lisensya, ORCR, anong sumunod na instruction? Pinasunod po kami sa kanila. Pinasunod po kami sa impound. Pinasunod kayo sa impounding? Impound na po kasi doon yung ano, motor po namin. Okay. Humigit ko mo lang, ilan kayong mga riders? 12 po. 12. Sure na po sa 12. Doon sa 12 na riders, walang tinikitan? Wala po. Wala po. Lahat. Pinasunod lahat? Opo. Mga ilang pulis to? Mga 7 po, sir. Kaso nga lang mga nakasunod sa impound, siguro mga 3 na lang po. Mga 3 na lang? Opo. Sinasabi ng aking staff na base sa inyo, totoong may paglabag kayo. Opo. Opo. Aminado naman po kami. Aminado kayo. Okay. Ipinatawag ko kayo hindi para yung mali ninyo ipagtanggol. Opo. Dalawang purpose. Una, para mapayuhan kayo. Opo. Ikalawa, ay mabigyan ng pansin yung maling ginagawa ng pulis. Opo. So, sabi mo, expired ang iyong rehistro ng January. Opo, itong January 2024. Mm-mm. January 2024. Alam mo, sa iba, mahirap maintindihan to. Hindi ko sinasabing tama ka, pero sa sarili kong pananaw, pwedeng sabihing dala ng kagipitan. Tama ba? Opo. Tsaka po sinamahan ko lang po yung tatay ko sa agency po. Pero may paglabag ka sa batas? Opo. Kaya po sinabi ko yung ticket po. O, kaya nga. Humingi kang ticket. Opo. Nakadalawang sabi po ako, tapos sinabi sa akin, nakilang ulit ka na. Pangatlo mo na yan, ha? Sabi galit sa akin pa. Opo. Ikaw naman, ang pagkaintindi mo do sa date ng sa pagka-register OR, hindi yung doon sa laka. At katulad niya, hindi kita pinagtatanggol. Opo. May problema lang. Kasi, Brother Matt, yes, yung ini-implement ng LTO na date ng renewal ay binabase sa plaka. Anong problema na hindi natin pwedeng sabihin na lahat ng riders, lahat ng motorist na marunong? Paliwanag ko. Halimbawa, bumili ka ng motorsiklo, narehistro ngayon. Yes. Eh, walang plaka pa. Yun namang iba. Magulo eh. Pagka nasangkot ng usaping plaka, may kaguluhan eh. Kaya hindi ko sinasabing tama siya. No? Yes. Ang may papayo ko na lang sa inyo mga kapatid, tiyakin ninyo narehistrado ang inyong motorsiklo. Opo. Kung hindi kayo sigurado, pwede kayong magtanong sa amin. Ipapadala ninyo yung ORCR. Opo. Ibabalidate namin sa LTO. Or, base sa ORCR, kaya naming sabihin sa inyo kung expired o hindi. Opo. Bakit ko sinasabing ganon? Hindi ko pwedeng sabihin na magagaling kayo, dapat alam nyo yan.
may problema kasi sa sistema ng LTO eh. And may mga pangyayari mismong enforcers ng LTO, mismong police, mismong enforcers hindi alam yung tamang pagpapatupad kaugnay dito sa expiration ng sasakyan o ng motorsiklo. Pero siyempre, gusto kong linawin sa inyo, hindi basihan yon na para i-absolto kayo sa inyong violation. Gusto ko lang ipaalala, kapag expired ang rehistro, ang multa sa LTO, 10,000 sa pagiging expired yung sasakyan plus 2,000 sa pagmamaneho ng expired na sasakyan, 12,000. Kaya ulitin ko, kung hindi kayo sigurado kung expired o hindi, pwede kayong tumawag sa opisina ng RSAP. Pwede rin kayong ayaw kong ipayo na pumunta sa LTO. Yes, ma'am. Alam mo kung bakit? Pare-pareho naman tayong Pilipino. Duda ako kung may haharap dito na, sir, pwedeng ma-check kung expired ito. Sa palagay mo, pag pumunta ka LTO, may mag-aasikaso sa'yo, i-check, hindi. Ikaw. Yes, agree ako. Hindi ko naman inuusgang brother Matt ang LTO. Yes, sir. Pero sa tagal ko na sa government service, more than 30 years akong police. Bago ako naging police, gali ako sa military. Nung military pa lang ako, ang dami ko nang karanasan sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nung naging police ako, ganun din. Kaya, brother Matt, hindi ko kayang ipayo. I-check mo sa LTO. Hindi ko. Talagang, sa karanasan ng marami, pag pumunta ka, hindi ka papansinin. Papansinin ka lang, pag sinabi kong, punta ka sa LTO, sabihin mo, pinapupunta ka ng Congressman Busita, asikasuhin ka. Pero, maling sistema, na kailangan mo pang gamitin yung pangalan ko. Diba? Kaya, malungkot na katotohanan, brother Matt, hindi natin may advice na, punta ka sa LTO, alamin mo. Okay? So, kaya naman tayo tumakbo sa politika para sa motorista. Kaya yung hindi kaya ibigay ng LTO sa abot ng aming kaya, ibibigay namin sa inyo. Kaya kung confused kayo, kung expired ang rehistro, tawag kayo sa opisina. Kaya po ano eh. Kaya po namin tinawagin dahil po ano eh. Alam mo may mali. Nahanapan din po. Yung kasama po kasi namin, pag hindi po naniniwala naman ano kasi, yung resibo po. O ganito. Yung opisina natin sa RSAP, 24 oras bukas. Ang problema doon sa aming telepono, pag tumawag ka, kahit may kausap yun, nagri-ring. Yes. Mm-hmm. Kaya kaunting tiyaga. Dahil maraming tumatawag. Basta ang pamantayan natin, basta tama, kampi-kampi tayo. Kaya kinausap po kayo, dahil una, gusto kong malaman ninyo, malaki ang multa. Pangalawa, kung hindi kayo sigurado, magtanong kayo sa opisina namin. At kung kailangan i-check namin sa LTO, gagawin namin. Pero base doon sa ORCR, kaya namin sabihin, expired ang rehistro na sasakyan ninyo. Balik tayo. Kausap po kahapon si General Ibay ng District Director ng Manila Police District. Brother Matt, yes, po. May naitawag na tayo kay General Ibay. Kapareho nito. Yes, po. Yung truck driver, kinumpis ka ng lisensya, pinasusunod. Yes, po. Ng police. Nag-usap na kami ni General Ibay. Ang pinagtataka ko lamang, bakit parang hindi yata naniniwala sa kanya yung kanyang pulis. Pero check natin bakit ganun. Now, para sa kalinawan ninyo, may mali kayo. Opo. May paglabag. Opo. Pero ang mali ng pulis,
Ang tamang pagpapatupad ng batas laban sa motorista, titikitan. Opo. Titikitan. Hmm. Hindi sila pwedeng mag-impound. Yan, sasakyan. Ang mali dito, Brother Matt, labindalwa sila, kinumpis kang lisensya, kinumpis kang ORCR, pinasunod sa impounding, eh, pasensya, pag hindi mo naintindihan ang gustong mangyari ng pulis, ikaw ay BOBO. Opo. Walang maniniwala na walang pera-pera dyan. Sa madaling salita, yung paglabag ninyo, ginagamit ng ibang pulis, kasi hindi lahat eh. Ginagamit ng ibang pulis sa Maynila para pagkakitaan o gawing hanap buhay. May nabanggit ka pa sa akin na ang sinisingil sa inyo, 1,500. Pag may resibo, 1,500. Pag walang resibo, 1,000. O, oh, kita mo? Ganit pa nga po yung ano. Ibig sabihin, itong mga pulis sa Maynila na gumagawa ng ganito at kakontsaba ang kawani ng towing company, ang niloloko nito, lokal na pamahalaan at ang boss ng towing. Bakit? Walang resibo eh. Siyempre, kung walang resibo, Brother Matt, yung 1,000, pwede mo nang ibulsa. Dami namin eh. Naka-discount kayo ng tigpa 500. Di may 3,000. Ayun, 3,000. I-declare sa towing company yung 1,000. Ayun, 2,000. Saan pupunta? Kasi walang basihan eh. Kaya, yung kawani ng towing at yung pulis na gumagawa ng ganito, magkakontsaba. Ang niloloko, towing company at lokal na pamahala ng Maynila. Bakit? Kasi, kung hindi ako nagkakamali, dahil sila ay nasa teritoryo ng Maynila, merong certain amount na parang sabi na nating tax or share. Lalo pa nga, at yung impounding na tinutukoy ng mga ito, wala naman, Brother Matt, impounding area, ano? Wala. Sa pampublikong kalsada din lang, ano? Opo, doon mas may recto po. Oo. Kaya dalawang niloloko ng mga ito. Ilang beses na akong tumawag kay General Ibay, ipapalood ko ito. Bakit patuloy na ginagawa ng kanilang pulis? At hindi dapat ito payagan kasi hindi lang Manila Police District ang sinisira ng mga ito, kundi PNP organization. Hmm. Diba? Opo. A-action na natin to. Lilinawin ko ha. Opo. Hindi kaya kinausap ko kayo para ipagtanggol yung mali ninyo. Opo. Kinausap ko kayo para maipaliwanag sa inyo na tiyakin lagi na expired, kung expired o hindi, ang rehistro ng motorsiklo. Kasi ang renewal ng motorsiklo may gate 1,000 lang. Okay. Hindi ako nagkakamali. Pero pag nahuli ka ng LTO, 12,000 ang pesos ang babayaran mo. Di ba? Hindi practical. At nabanggit ko kanina, dahil wala naman kayong sapat na kaalaman para tiyakin kung expired o hindi. Lalo na, Brother, kung ang motorsiklo mo second hand, tapos binili mo, hindi regular yung renewal, naiintindihan nyo? Para yun sa'yo. Eh, siyempre, eh, kung yung personnel nga ng LTO, eh, merong hindi marunong eh. Eh, paano pa natin expect yung mga motorista, di ba? Pero para matiyak ninyo na hindi kayo magkakaproblema, wala naman bayad ang konsulta sa opisina namin. Nandiyan naman, meron kaming Rider Safety Advocates of the Philippines, RSAP. Merong Road Safety Advocates of the Philippines, RSAP. May sumbungan pa.
may number dyan. At ang mga riders naman, motorista, basta nagpe-Facebook at YouTube yan, alam yung contact number namin. Opo. Okay? Kumain na kayo. Opo. Tapos na po, sir. Pinakain kayo ng staff. Opo. At dahil naabala ka kayo, hati na lang tayo do sa inyong ibinigay sa magaling na kawani na ewan ko ba itong mga ito. So, bibigyan ko kayo ng 500 each para hindi naman lugi yung pagpunta nyo. Pero kung hindi expired ang inyong sasakyan, babayaran ko lahat, pati pang gasolina ninyo. No? Oo. Para hindi na maulit. Tama yon. No? Kaya nga po kung matitite. Kasi ang pagkakaalam ko kasi January talaga na-expert ng akin yung pala. Hindi, huwag mo na, huwag ka naman explain. Tsaka po yung ticket po. Sana po nakawin na po kami, tutubusin na lang po sa... Tama yon. Kung tinikita na lang sana kayo, no? Okay. Eh, kailangan so, kasi yung tatay ko, papabunot po ka ng ipin. Ipin lang yung tatay mo. Kasi sa, para po Marunong sa agency. Marunong magbunot ng ipin. Para po sa agency. Martilyo lang. Martilyo tsaka screwdriver. Tatapatan mo yung ipin, no? Tanggal. Binata? Di po. May asawa? May di anak? Di po kasal. Dalawa po. Hindi ka naman mukhang artista. Pero may living partner ka. Ano kaya ang sikreto ni sir? Binata? Meron na pong asawa. Ilang anak mo? Dalawa po. May asawa. Ilang anak mo? Isa. Tatlo po. Asawa. Tatlong asawa mo? Tatlo po. Tatlong anak, isang asawa. Isang. Anong anak mo? Babae at lalaki po. Babae at lalaki. Maliliit pa? Opo. Isang limpay at saka ngayon lang po. Dalawang babae. Pag-awang Di ba, liliit pa ng anak nyo? Huwag kayong gagaya sa ibang riders. Hindi ginagamit ang isip. Ano yon? Nagmamaneho ng motorsiklo, walang helmet. Pag wala kang helmet, kahit mabagal ang takbo mo, pwede kang mamatay. Bakit? Kung masabitan ka ng kaskasero, matutumba ang motorsiklo. Mas matigas ang simento. Madidisgas siya. So, para matiyak na ligtas ka, laging may helmet. Bakit tinanong ko kung may asawa kayo? Kasi, pag ang rider o ang driver na aksidente at namatay, rest and peace. Ipapalibing. Hindi na magkakaproblema. Payapa na siya. Sino magdudusa? Anak. Napakahirap sa mga anak yung walang ama o walang ina. Kaya, maging responsable at sumunod sa batas trapiko. No? Ang tatanda nyo ha, 24 oras, pwede ninyo kaming makausap basta tama, kampi-kampi tayo. No? At, tama sana yung paghuhuli nila eh. Kasi walang ticket. Walang ticket eh, no? Kakausapin ko ulit si General Ibay. Ilang beses na akong tumawag sa kanya. For the last time, itatanong ko kung kaya ba niya o hindi ang kanyang kapulisan sa Metro Manila. Sa Manila. Manila, no? Okay? So, kumain ha. Bigyan ko kayo ng 500 each suporta doon sa Danyos. Opo. Hindi pala Danyos, kasalanan nyo eh. May paglabag kayo eh. Opo. Kaya ako lang naman kayo pinatawag to validate kung totoo yung information. Opo. Para ma-actionan. Hindi ibig sabihin ay kinukonsinti ko kayo. Okay? Kasi gagawin lagi yun eh. Ang daming tao na at saka hindi natin kakampihan yung mali. May mali kayo. Okay? So, absent pala kayo ngayon, kalahating araw, no? Yes, po. 500, doon sa abala sa inyo, tapos absent kayo ng kalahating araw,
bibigyan ko na lang kayo ng tig 1,000. Ayun, bawin lang din. Salamat din. Paparistro na lang din. 500 dahil pinatawag kita. Plus 500 dahil hindi ka nakapagtrabaho ng kalating araw. Salamat po. Ikaw, brother. Salamat, sir. Ikaw. From here, from here, dagdagan nyo na lang yan. Ayusin ninyo ang rehistro para hindi na kayo delikado. Okay? At ang araw ngayon ay Wednesday, February 28. Pag kayo'y nahuli bukas ng LTO, huwag na kayong tatawag sa opisina ko. Kasi tatablahin ko kayo. Baka pitikin ko pa ang mga ilong ninyo. Tapos didibdibang ko kayo. Yung dibdib na may lambing, no? Pero may tadyak pa. Kasi ibang usapan nyo. Ko ipagtatanggol ko ang mali ninyo. Mekos-mekos na. Mekos-mekos lang. Wala ng pag-asa. Alam na po na so, mali na. Ang LTO office hanggang 5 o'clock lang. May pandagdag ka dyan sa 1,000? Wala. Sige, pwede na ano lang naman to, ikaw? Tatanggalan po nga sir, pang... Magkano ba ang renewal ng... Nag-re-range pa ako ng 1-2 po. 1-2? Magkano pera mo dyan? Si labas mo? Ay, kung maniwala ni... Ba't parang duda ako sa'yo? Tawa-tawa ka kasi. Ay, maniwala eh. Ito po, lalabas ko. Sumayo ka. Labasan na to. Labasan na yan. Illegal search ito. Hindi, hindi. Illegal search. Lambing lang. Wala ka talaga pera? Wala po. Bawi na yung saling. Lahat yun. Ito, puro papel yun. Oh, parehistro mo yan. Salamat po. Sobra-sobra. O, oh, ikaw, magkano pera mo sa wallet mo? Baka... Magkano? Magkano? 200. 200? Panggasolina po. Panggasolina? Ako, nadali na naman. Ay, sanggup pa kasi ako, sir. Huwag mo na akong damahan, baka umiyak ako. Okay. Okay, ikaw, magkano pera mo dyan? 1,000 na lang sa akin, sir. Butang pa ako pang sa kuya ko eh. O, tig 500 kayo. Palagay ko, wala lang yung dahilan ha. Wala na po, pang parehistro nito, diretso na. Diretso na to. Para di na mahuli. Kaibigan naman natin si Asik Bigor Mendoza ng LTO. Sana huwag kayong mahuli. Mula dito, papuntang LTO. Kayong tatlo, sama-sama nang magparisto, ha? Okay, sir. Hindi ko naman kayo pwedeng diktahan. Binigyan ko na kayo ng pangrehistro. Pinayuhan ko na kayo. Pag hindi kayo sumunod, problema na ninyo yan. Ha? Ayaw ko na dahil nagbigay ako sa inyo, parang ginagawa ko kayong robot. Na you do this, you do that. Wala sa style ko yon. Basta ko, naibigay ko na yung tulong para sa inyo. Tulungan ninyo yung sarili ninyo. Kasi galit ako sa abusado. Malinaw. Nandiyan si Brother Matt. Nandiyan si Insan. Pag naristo yung inyong motorsiklo, picturean ninyo yung OR. Sabihin nyo kay Brother Matt na rehistrado na kayo. Para matuwa naman ako na safe na kayo sa huli. May auxiliary lights ang motorsiklo mo? Ano po? Ilaw. Auxiliary lights? Wala po. All stock po yan. All stock. Ikaw? All stock din po. Sige. Ayos. Ayos po, sir. So, deal tayo. Balik na kayo ng... Punta na kayo ng LTO. Saan ka ba nakatira? Binangonan po. Saan ka mag-i-re-re nyo? Rizal? Sa Rizal din. Sa Rizal, ikaw? Sa Bustos po, sir. Bulacan? Bulacan po. Grabe, may panggasolina ka pa? Yung 200 na. 200? Hindi nga po nakauwi ka po, sir. Dito nasa Malabang tulog. Nandun yung... Hindi ka nakauwi, bakit? Hindi ko walang pangtubos. Hindi ko natubos yung sa akin kagabi. Wala pong pera. Natubos mo na ba? Kanina lang hiniram ako sa binsang ko kanina umaga. Nang hiram ka lang? Kaya nakuha ko kanina umaga. Sabi mo, may anak ka nang pinapagatas? Hmm.
Paano? Pagka dinadramaan ako, parang gusto ko bunot ng bunot eh. Kasi ako nga ko, sir. Ako nga, sir. Birthday na anak ko March 9. Baka naman. Birthday? Baka naman. Pambira, didibdib ako ito eh. Sa March 1. Oh, 1 month. Oh, nagpakita pa ng ebidensya. Anong trabaho ng misis mo? Wala ako sa bahay. Wala. Namikos-mikos niya po sa akin eh. Sa bahay lang. Ikaw naman, birthday. Alam mo, pagka lumapit sa akin isang birthday? 2,000 po. Ako eh. Sabi, 2,000. Brother Matt. Pwede. Let's go. Pag party-party, pag birthday, nagbibigay ako, hindi. Hindi ako nagbibigay. Kasi yung ibibigay ko sa pag birthday-birthday mo, sa iba ko na lang itutulong. Yes. Ah? Kumbaga, ako naman ay hampas lupa din di amag galing sa pamilyang mahirap. Lumaki sa bahay kubo. Tanggapin ninyo yung katotohanan na kung wala, wala. Wala. Diba may kasabihan, kung maliit ang kumot, magtyaga na mamuluktong. Ganun talaga buhay. Eh, biruin mo to. Hindi na nga makapag-restore ng motorsiklo. Gusto pang maghanda. No? Anong gusto mo? Tadyak, sipa. Hindi ko lang alam, sir, yung 500 yun, sir. Nagpag-gcash pa sa kuya ko para matubos ko lang din yung motor ko. Kaya, ay, okay na yan, di ba? Opo. Ito na lang, may anak ang dadagdagan ko. Ako din. Ano ako din, yan lang ang anak ko, hindi naman bagong anak. May bagong anak din po yun, no? Mag-one month. Mag-one month? Oo, ay, may picture din po ako. May picture din po ako. Ikaw, ilang months na anak mo? 7 po. 7 months? Hindi, okay. Magdadalawang taon po. Oo, magdadalawang taon. Ito na lang, oh. Brother, umayos kayo. Hindi po. Laki ng ginito mo kay sir, ah. Bigay mo yung kanyang... Ay, brother! 500 niya. Huwag ko na yung sandaan mo. 500 sa akin. Okay na? Opo. Opo. Maraming salamat po. Huling paalala, mag-ingat kayo. Maraming walang disiplina ng motorista. Huwag kayong tatabi sa truck. Marami nang nadurog dahil sa truck. Pag may nakita kayong sumignal, kahit mali ang pasok niya, iwasan na lang. Pagbigyan, huwag makipag-agawan. Pagka nagkaroon ng kaunting problema, huwag nang makipag-away. Hindi kaduwagan ang pagbibigay sa kapwa. Kasi baka ang maengkwentro ninyo, mainit ang ulo, under desire. Kasi brother Matt, kaya ako nabanggit yan, karaniwan ng siga sa kalsada, yung matatapang, yan ay stress. Takot yan sa asawa, nilalabas lang yung stress. Kaya pag ang natsempohan nyo, stress sa asawa, tapos eh, ikaw pag-iinit. Nakipag-away ka, may baril. Baka ang makita niya sa'yo, mukha nung asawa niya, baril niya sa ulo. Di, tepo. Finish na. Yun na yung, yun ang huling butas na makikita mo. Na mix. Na hindi mainit-init, talagang mainit. Diba? Yes, sir. Kaya, pag may problema sa kalsada, ipapasok agad sa isip, may pamilya ako. Kaya kahit mali yung kapwa motorista, pagpasensyahan mo. Diba? Maging maayos ang pagmamaneho. Ano? Kasi sobrang kawaawa ang anak ninyo pag na-disgrasya kayo. Sobrang kawaawa. Sobra. Kaya kung maangas ka, mayabang ka, nung binata ka, sanay ka ng suntukan, sanay ka sa away, kalimutan mo na muna yon. Tapos na yon. Pass is pass. At titingnan mo yung kinabukasan ng anak mo. Kasi, pag ang kinabukasan ng bata o ng anak nasira, wala nang ibang may kakayahan pa para i-recover yon. At syempre, yung anak, magpapamilya din, ano nga asahan? Yo? Okay? Oh. Huwag mo na akong dramahan. Sir, ano? Thank you po. Lang yan, ala ko i-read nyo pa eh. Bakit parang malungkot ka? Po kasi nagkakad po. May yakata sa'yo eh. Ha? Ha?
Sabi niya, ayos na sir. Parang... parang bitin ang tanghalian nito. Tinipid ba ninyo to? Hindi po, nakatatlong kanin nga po yun. Wala nga lang tubig. Wala nga lang po yung tubig. Brother, next time, pag nagkaharap tayo, magpagupit ka. Long hair ka eh. Kung uso pa ngayon ang tokhang, baka matutokhang pa, no? No? Nakaka-relate ito, ano? Kasi tinitingnan ng pulis na mahilig sa tokhang yung appearance, eh. Pag medyo disente, katulad nito. Kaya gumigit na ang mga ano ito, ang pangbukoy. Basta ka nun, brothers, ha? Opo. Basta doon lang tayo sa tama, okay? Kamupirang kita. Sige. Picture na tayo. O, dito, picture. Tali, dito. Ako nito. Lalakayan na ulang gastos nun, ah. Kulang pa nga, eh. Bagus, ang ganda ko. Sa akin, 1.5, sa kanila, 2.5. Oo nga, hindi pala, eh. Mas mali na nung ano. Tul! O, daanin mo na lang sa forma. 1, 2, 3. Thumbs up, siyempre. 1, 2, 3.1, 2, 3. Thank you po. Sticker naman. Sticker? Hindi naman sticker. Brother. Ayun ang ipapakita ko sa police pag nauwi ako. Ah, wala yan. Hindi, biro lang po. Dapat pagkamali kayo, tuluyan kayo ng police. Diba? Malis na kumukas yan para ano po. Ay! Didibdiban ko ito eh. Yes, bukas na magpaparistro eh. Magparistro naman yung brother. Brother, pag natsambahan ka ha. Opo. Wala akong may tutulong sa iyo, ha? Ngayon pala ngayon sa Mandalu yung brother, ha? Papayin pag nahuli kayo, wala akong may tutulong sa inyo. Baka, ewan ko, kung baka makadinig pa kayo ng salita na hindi maganda. Kasi, wala na kayo dadahilan. Alam na po namin yung money kasi. Di ba? Okay, okay. Okay. Saka, huwag ninyo abusuhin yung pagtulong ko. Opo, sir. Okay? Opo. Thank you po. Maraming salamat. Sige na, may lakad pa ako. Brother.